new start, asking for a right direction. All you need is what we have. Excellent service provider. Commitment is in our hearts. Our integrity, our security. Teamwork's got us all. At FutureNet, we help you invent your family's future. At FutureNet, our home that gives us peace and security. Let's fill the world with your visions. Our mission's to fill up your lives here at FutureNet. Hand in hand, together forever and ever, at FutureNet. We are the new generation, the hope of this brand new world. Facing the battle, we challenge and marching together for victory. At FutureNet, we help you invent your family's future. At FutureNet, our home that gives us peace and security. Let us face all the world with their visions. Our mission's to build up your lives here at FutureNet. Hand in hand, together forever and ever. At FutureNet, we help you invent your family's future. At FutureNet, our home that gives us peace and security. Let's face all the world with their visions. Our mission's to build up your lives here at FutureNet. Hand in hand, together forever and ever, at FutureNet, FutureNet. Good morning! Welcome sa PMES or Pre-Membership Educational Seminar. Ano po yung PMES? Ito po ay ginagawa sa lahat ng kooperatiba sa buong bansa at ito po ay tinatalakay upang sa ganun mabigyan ng bawat isang tao ng kaukulang impormasyon kung ano po ba yung kanilang pinapasok or kung ano po ba yung ibig sabihin ng kooperatiba. Ano nga ba ang kooperatiba? Ang salitang kooperatiba ay kumakatawan sa lahat ng miyembro. Ang bawat isa sa atin ay kumakatawan sa salitang ko, na kung saan tayo ay nangangailangan ng pera. Kung ikaw ay nangangailangan ng pera, kailangan mong makipag-koopera. Now, pag nakipag-koopera po tayo, tayo po ay nagkapera, tayo po ay tiba-tiba na. Yan po yung pinakasimpleng meaning ng kooperatiba na po pwede naming maibigay sa inyo. Ngunit ano nga ba talaga ito? Ito po ay isang rason or ito po ay isang resources para sa atin. Tayo po ba ay may mga adhikain sa buhay? Tayo po ba ay may pangarap sa buhay? Pero hindi po natin alam kung paano po ito tutupadin. Well, kailangan nyo pong sumali sa isang kooperatiba upang sa ganon magkaroon po ng tinatawag nating resources para sa ganon matupad mo yung iyong mga pangarap sa buhay. According to CDA or Cooperative Development Authority, ito yung mga batayan o meaning ng isang kooperatiba. Kailangan po ang isang kooperatiba ay registered as an association. Meron po tayong iisang layunin at voluntaryo po yung pakikilahok. Tayo po ay hindi pinilit, kundi nagkusa po tayo na pumunta at sumali sa isang samahan. Ay isang kooperatiba din po ay nagsisilbing tulay upang sa ganon maabot natin yung ating mga adhikain at hangarin sa buhay. Hindi lamang po sa financial aspects, kundi sa ating pong social, economic, and cultural needs in our life. Tayo din po dito ay may sariling or may tinatawag tayong equitable contributions. Ano po yung equitable contributions? Halimbawa po, nagbigay ka ng 5,000 piso as your shared capital. Of course, you will take the percent of 5,000 as your year-end dividend. Or halimbawa naman, nagbigay ka ng 10,000 piso as your share capital, then of course, you will take the percent of 10,000
as your year-end dividend. Because here, we have our equitable contributions. Malaya po tayo na magbigay ng ating pamumuhunan sa ating kooperatiba. Meron din po tayong tinatawag na patronage or patronizing our products and services. Ang kooperatiba po ay mayroong mga produkto na ibinebenta sa lahat ng kasapi na kung saan tayo po dito ay nakakabili sa mas murang halaga. At ang mga kasapi po ng isang kooperatiba, sila po dapat yung nangunguna na tumatangkilik sa lahat ng produkto ng kooperatiba. And of course, we have also our services. Ano po yung service ng ating kooperatiba? Ang unang-una pong serbisyo ng isang kooperatiba ay what we call loan service o yung pagpapautang po sa ating mga miyembro ng pamumuhunan sa kanilang iniisip or itinatayong mga negosyo. Ano pa po? Tayo po dito ay may risk. Lahat naman po. Natural po sa isang negosyo ang magkaroon ng isang risk. Pero ang kagandahan po sa isang kooperatiba, dito po we lessen the risk but we multiply the benefits that is been given to all members. And ang isang kooperatiba po ay nakapaloob sa batayan ng mga kooperatiba or cooperative principles. And what are those principles? Una po, voluntary and open membership. As long as you are 18 years old and above, po pwede po tayong sumali sa ating kooperatiba. Ang kagandahan po dito, hindi po tayo pinapatakbo or pinapamahalaan ng isang tao lang. Why? We have democratic member control. Tayo po dito ay kasali, tayo ay kasapi, po pwede po tayong magbigay ng ating opinion, magbigay ng ating suggestion upang sa ganun gumanda pa po yung ating samahan or yung ating asosasyon. Ano pa po? Tayo po ay may member economic participation. Why? Naglalagak po ang bawat isa ng kanikanyang mga share capital. Kaya po tayo dito ay may kanya-kanyang partisipasyon sa ating samahan. And then, tayo po ay autonomy and independence. When we say autonomy, meron po tayong sariling pamamahala at malaya po tayo. It doesn't necessarily mean na may sarili po tayong pamamahala ay kailangan na po nating humiwalay sa ating gobyerno. Ano ho? Ang ibig lamang pong sabihin nito, hindi po tayo po pwedeng hawakan ng mga may makapangyarihan sa gobyerno o mga politiko. Bakit po? Tayo po ay malaya at independent. Tayo din po ay nagkakandak ng mga educational trainings and seminars upang sa ganun mabigyan kayo ng kuukulang impormasyon upang malaman nyo yung lahat para sa ating kooperatiba. And at the same time, we have also our continuous educational training and livelihood program na ipinagkakaloob po for free sa mga kasapi. Upang sa ganon, magtayo man po kayo ng inyong mga negosyo, mabigyan po kayo ng sapat na kaalaman. Upang hindi po tayo magsayang ng pera, magsayang ng pagod, at magsayang ng effort. Alam po natin na kapag may sarili tayong kaalaman, may sapat tayong kaalaman sa ating ipinatayong negosyo, alam po natin, at the end, we will be successful enough and prosperous in our own field of endeavor. Now what's next? We have also here cooperation among cooperatives. Ang tunay na diwa ng isang kooperatiba ay nagsisimula sa pagkakaisa ng lahat ng miyembro at bawat kasapi nito. Kung hindi na natin tinatangkilik ang ating asosasyon o ang ating samahan, kahit gaano man po ito katagal o gaano man po ito kalaki, unti-unti po itong babagsak. Kaya sa pagkakaisa, dito po nag-uumpisa ang tunay na diwa o dito po nagmumula yung pagiging successful ng ating kooperatiba. We have also here concern for community. Ito po yung sa larangan po ng ating komunidad. Ang ating din pong kooperatiba ay may layunin na suportahan ang lahat ng aspeto, ang lahat ng gawain ng ating komunidad. Meron nga po akong nabasa sa isang libro, isang famous writer from India, which his name is Shiv Kira. A business that is only aiming for money is what we called poor business. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, mga kaibigan, kung ikaw ay may negosyo at ang iniisip mo ay puro pera lamang,
Aba, mag-isip-isip po tayo. Kailangan po magkaroon po tayo ng sensitibong pananaw sa lahat ng pangangailangan ng ating kapwa-tao at ng ating komunidad. So our cooperative is also aiming for good for our community.